So, okay na, okay na. Sige guys, ngayon check natin yung Hyundai na H100. Oh, yung Mr. Bor, ito naman sa wiper. Ito po yung engine niya. So, okay. Okay, medyo malaki yung makina nito. Hawak pa ito. Automatic siya. As usual din sa niya. So, ayan ang itsura niya. Hello. Header. Magandang araw guys. So bago ngayon yung H100 na rating, backup to sa ating hanap buhay sa pang-araw-araw. So dadalhin to ng Maynila, biyahe to ngayon. So silipin natin yung mga basic tsaka yung pointers lang ng bagong unit. So dito tayo ngayon sa may hood. So ayan, makikita natin yung cooling system ng reservoir tank, and then yung reservoir din ng tanke ng wiper. So punta tayo ngayon guys sa may part ng engine. So yan, H100. So ayan, bubuksan mo lang to. Simple naman yan, ordinary lang naman yung lock nyan. Ganun pa rin sa ilalim. So tingnan natin yung engine para makita natin kung ano yung meron siya. So ito yung power steering fluid kung saan tayo mag-refill, okay? So sa engine naman tayo. Ito na yung mechanism niya. Simple lang din siya kung titingnan mo. Pag hindi mo kabisado, medyo komplikado. So ito yung fuel injection, diesel type na ECM controller. So ayan siya, naka ano din siya guys, naka timing chain and then serpent belt. So maganda yung pagkakagawa ng itsura na pagkaka-engineering. So okay siya. So at least malaki siya, mga 2.5 to diesel. So manual transmission. So yan ang information guys, mga basic lang tayo. At least makita lang natin kung ano yung alaman ng H100. So sa tingin ko nito, naka ano to, timing chain. Okay, yan o, timing chain siya guys. So naka-built-in dyan yung lahat ng mechanism, mga self-adjustment ng valve train mechanism niya. So at least meron tayong idea, no? So tara, sa kabila tayo. So dito naman tayo sa kabila guys, makita mo talaga yan ang itsura niya. Naka-plastic pa talaga, medyo bagong-bago, medyo mabango. So lipat tayo ngayon na sa likod, tingnan natin yung sistema doon. So okay, yan yung pinto niya, parang L300 band lang. Pero naka-lock siya, so lipat tayo sa kaliwa, bando sa mayunan. Eh, dito tayo ngayon sa dashboard. So medyo upgraded guys yung H100 ngayon dahil okay yung simple lang din, pero ECM ang nagbibigay ng control sa lahat. So pati yung push button na rin, yung mga mechanism sa aircon, sa AC, normal naman talaga yan, pero nandyan sa tapat lang, so hindi ka na magkakalgal kung saan pahanapin. So nandito siya ng portion. Okay, so maganda siya, ma-upgraded siya. Saka yung ventilation, medyo okay yung pagkakayari ng kanyang dashboard system. So ito naman sa may reverse, so naka-upgrade na rin siya. So kailangan mo lang iangat yung reverse section patas magka-primera ka. So maganda yung pagkaka-ano, simple lang siya pero maluwag. And then manual type of power window ito guys, manual. So hindi siya power window na, no. Ito naman yung specification na description niya sa body. So ngayon ito, tingnan natin yung gulong guys, kung ano yung sistema ng gulong niya. Okay, so 15 ang rim. Medyo malaki. Okay ito. Saktong-saktong pambiyahe ito guys. Okay, lipat tayo sa loob guys. So dito na tayo. So try natin na buksan itong pintuan niya. So ayan, simple lang din yung lock niya. Ayan, medyo sa sobrang simple, medyo matigas sa tanggalin. Yun lang ang hindi maganda. Yun, nabuksan din sa wakas and then sa taas. So para lang siyang ordinary yung lock niya guys. So simple lang talaga siya nga tingnan. Ayan na yung loob. Medyo malawak sa yung upuan. Old school pa rin, tupi lang din. So ibig sabihin, pwede mong karga ng anong klaseng gusto mo ikarga, pwede mo lagyan ng mga karto na malalaki. So pwede mong itupi lang yung upuan. So malaki yung space. Yan, maganda to pang travel sa mga sa pangmalayuan, ayan, no? So yan, yun, no? Di okay na. So parang pamasahiruan lang din siya. Hindi nila naglalayo sa mga L300 band. Ang nagka-differential lang nito is yung engine, dahil upgraded yung engine, updated yung mechanism ng makina. Yun ang ikinaganda nito. Okay, so ayan na guys yung buong nakita natin ng simpleng mechanism ng H100. So maganda rin ito sa takbuhan to. So babiyahe pala ito guys ng ngayong araw, ipapuntang Maynila. So sa Parañaque ito pupunta. So kakarga namin to ng mga drum, then yung mga anchor pang isda. So yun ang kakarganan guys. So bagong bago, tingnan nyo mamaya kung ano yung mangyayari kakarga natin dyan.
So ang gawin natin guys, tingnan natin yung description ng sistema ng kanyang engine. Tara, samahan niyo ako. Tingnan natin guys yung ano, yung mga bagong documents na dumating. Ayan siya. Nangangamoy pa talaga guys. Hyundai. Yan o. Oo, ito maganda. Sunset Boys Vehicle. So, ano siya, serial number niya is ano. Yan. So, dual AC. 2.5 pala to, H100 2.5, model 2022 to guys. Ayan. 2022 vehicle number. So, yung owner. Okay, nakapangalan sa mother ko guys yung unit. So, ngayon, babiyahe ito ngayong araw sa Las Piñas, Maynila. So, kakarga natin ito ng mga pangarga mamaya guys. Mga angkla, mga maraming mga drum. Makikita nyo mamaya. So, ang gawin natin, ipag-pray muna natin itong unit, okay? So, para safety yung travel nila papuntang Maynila. So, shoutout sa aking misis. Yan, nag-iisa kong asawa, mahal na mahal ko. So, pray over muna natin guys. Samahan nyo akong pag-pray natin kay Pastor DK. Siya yung mag-lead ng prayer para didiretso na yung biyahe nito. Okay? Panahon, bago pa mga Ikson, amen, at all good mga Ikson, nga i-dedicate yun ng mga Ikson sa atong buhay ng Diyos. May tungod, tanan nga atong panalangin, nga atong nangkon, amen, haleluya. Gamay man, utak ko ng mga butang mga Ikson, ikan yun sa Ginoon. Muna akong ginahatag balik sa Ginoon, tanong kong mayaan mga Ikson, amen, haleluya. Saan pa mga Ikson, kumayagan ng pagpapala sa mga kapatid. Yes, Lord. Ano to mga reward to mga Ikson, amen, sa mga anak na tubong mananampalataya sa kanya. Yung mga pananalangin natin, yung mga pagpagpuwasa na to, mga picture mga Ikson, ating latag sa Ginoon, at this is the reward mga Ikson. Kung pinaagi niya na mga Ikson, ato kung ibalik mga Ikson ang kaymayaan sa Ginoon. Yeah. Last verse mga Ikson, Proverbs 3 verse 6, in all thy ways acknowledge him and shall direct thy path. Munang sa inyo pagbiyahe, dili basta-basta ang pagbiyahe mong Ikson. Amen. Munang atag yung unahon ng Ginoon, Diyos God, atong apuan, pinag sa mga pag-ampo mga Ikson, atong pagkayo, ipusahan mga Ikson, at sa mga pag-ampo, baka na itong mga Ikson, may isang pa sa pagbiyahe nila, Brother Arthur, Brother Yuyun mga Ikson, na sila makaabot, safe and sound mga Ikson, pinaagi sa tabang mga Ikson sa atong buhay ng Diyos. Yes. Amen. Karon mga Ikson, apalibutan na itong sa mga pag-apos. Amen, Lord Jesus. Pilihan si mga Ikson, tabangan. Amen. O, siguro na sa Manibela, and then, tabalita. Okay, pre-over natin guys. So, after that, mamaya konti, magkakarga na kami ng mga pangarga para maisakay na lahat para makabiyahe na sila ngayong araw papuntang Maynila. So, okay, let's go. Okay, ito na guys. So, ginabi na kami dahil medyo na-busy kami. So, ito yung unit na H100. So, tingnan natin yung ikakarga natin guys. Sabi ko kanina, drum, yung angkla, ito yung ginagamit sa mga sa bangka guys. So, biyahe ito, i-drop ito ng hinatuan. Kaya, yun nga, sabi ko kanina, medyo bagong-bago pero tingin nyo naman may pangarga ang nilagay. Mga drum, mga gamit sa cage. So, lagayan ng lobster guys sa mga eel. So, yan. Kita nyo naman, dumi-dumi ng angkla pero brand new yung sinakyan. San ka? Wala mga tao. Saka yan guys, dalawa lang sila. Kapatid ko lang tsaka yun na, ano niya, yung body niya. So, drum ang nilalagay dyan. Halos pupunoyin talaga yan para sulit yung biyahe. Okay? So, yan o. Bagong-bago o. So, buhay na mano guys. Yung mga gamit na pang isda ang nilalagay natin. So, ganyan ka busy, ganyan ka seryoso yung hanap buhay natin. So, ayan si ang aking kapatid, si Julius. Shoutout sa iyo, Julius Pantas. So, ayan guys, isasalpak lahat yan guys. Yung anim na drum na yan. Yung dalawa, ilaman, tatlo. So, tatlo na yung nasalpak sa ilalim, nasa sa loob. So, pupunoyin ang drum yan guys hanggang sa ano may laman. May mga lubid. So, hanggang dito lang guys. Maraming salamat. Sana na gusto niyo pasilip ko. So, bye-bye and God bless. Subscribe! All right. All right. Yeah.